Hello mga Kaboy Tech, welcome back po sa aking channel. Our topic for today, hotspot setup with Micmon Butcher Generator. At syempre may free hotspot portal po tayo ngayon, libre lang po siya para sa lahat. Ilalagay ko lang po yung download link sa baba ng description at i-download nyo lang po, okay? Kung sa tingin nyo po ay nakakatulong ito sa inyo at nagustuhan nyo ang aking tutorials, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe para naman po ma-update po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko every week. Login lang po tayo sa Winbox. Yung sa mga hindi pa nakapanood kung paano i-config si Microtech, watch nyo lang po yung previous video ko. Ilalagay ko lang yung link sa baba ng description. Okay? Yung Microtech ko ngayon, naka-reset po siya. Wala po siyang configuration. Iko-config ko muna to. I-fast forward ko lang para makaset up na po tayo sa hotspot. Okay? Tapos na natin i-config si Microtech. Meron na siyang internet. So, ang next na gagawin natin, i-set up natin si hotspot. Punta tayo dito sa IP. And then, hotspot. Server. And then, click natin si hotspot setup. And then, yung interface niya is bridge hotspot. Okay? Next lang. Ayan. Next lang. Ayan. Nagawa na natin. And then yung next step na gagawin natin, i-enable muna natin yung wireless. Kasi yung gamit ko ngayon is Hoplite, meron siyang built-in Wi-Fi. So, enable muna natin si wireless. Ayan, double click lang. And then yung mode niya is EP Bridge. Okay, isa sa IP, palitan natin. And then yung wireless protocol 8.2 OIPS, disable lang. Ayan, wala na tayong ibang babaguhin. Enable lang natin. And then, apply. Okay. Punta tayo dito sa bridge. Yung si wireless built-in ni Microtech, i-bridge natin siya sa hotspot. Okay. So, wireless LAN, bridge, hotspot. Ayan. Okay. Meron tayong built-in Wi-Fi. So, balik tayo sa hotspot. Dito sa hotspot, meron na tayong hotspot. So, configure lang natin ito saglit. Ayan. Sa akin, check lang. Ayan. Configure lang naman. Ako, maglalagay ko ng trial. 10 minutes lang. And then, magre-reset siya per 1 day. Okay? Apply lang. And, okay. Yung next na gagawin natin, magda-download tayo ng Micmon Butcher Generator. So, meron na akong na-download nito. So, ilalagay ko lang yung link nito sa baba ng description para ma-download nyo. Okay? Open natin yung folder. Open natin yung application ni Micmon. Okay? So, ito na yung Micmon Online Server. Click natin Open Micmon. Ayan. Ito na yung login portal ni Micmon. So, yung default password at saka username. So, Micmon lang yung username. Micmon. And then yung password niya is 1234. So, okay, nakapasok na tayo. So, mag-a-add tayo ng router, yung Microtech natin. Okay. Dito sa IP Microtech, yung Microtech ni yung IP ni Microtech. So, punta tayo dito sa quick set. Then kukunin lang natin yung IP niya. Copy lang natin. And then paste natin dito. Yan. So, yung username at saka password, ito yung dito sa Microtech. Punta tayo dito sa system. Ito yung username at saka password. Okay? So, balik tayo sa Micmon. So, naka-default lang ako. So, yung password na nilagay ko nito is 1234 lang. And then, yung season name, example lang, gagawa ko lang ng Boytech. So, yung hotspot name, Boytech hotspot lang. Yung DNS is 10.0.0.1. Okay? Yung currency niya is PHP syempre. And then, pagkatapos niyan, click natin yung save.
And then ipipin natin siya kung okay yung ginawa natin. And then click natin yung connect. Okay, nakapasok na tayo sa dashboard ni Micmon. So yung next step na gagawin natin, gagawa tayo ng profile. Mag-a-add tayo ng profile. Click natin si hotspot, user profile, and then add profile. Dito gagawa tayo ng 1R. Okay, so address pool is pool hotspot, and then yung share users is 1 lang syempre, and then yung limit niya is per device is 3M lang per device. Okay, yung dito sa expire mode, remove and record lang, validity niya is 1R. Okay, yung price niya is para sa akin is 5 pesos lang, yung selling price 5 pesos lang. And then dito pala sa parent queue, so gagawa tayo ng simple queue. Punta tayo dito sa queues, mag-a-add tayo dito na hotspot. Okay, and then yung target niya is bridge hotspot, so ililimit lang natin siya ng 20M. Okay, teka lang, 20M lang yung upload at saka yung download. Apply and okay. Balik tayo kay Micmon. So refresh lang natin. Ayan, lumabas na siya. So ulitin ko lang, 1R, address pool, pool hotspot, and then share users 1 lang, 3M lang yung per device na speed, expiry mode, remove and record, validity niya is 1R, and then yung price is 5 pesos lang. And then okay, pagkatapos yan, save lang natin. Okay, so pag gusto mo naman mag add ng additional time, kunwari mag add tayo ng another profile, kunwari 3 hours. Ayan, pool hotspot, and then share user, ayan, 3M lang, 3M. Expiry mode, remove and record, validity is 3 hours. Ayan, price niya is 10 pesos. And then yung parent queue is hotspot. Ayan, so meron na tayong profile na ginawa. Ayan, punta tayo sa profile list, meron na tayong profile. So yung next na gagawin natin, mag-generate tayo ng voucher sa bawat profile. Okay, madali lang ito. Okay, i-follow nyo lang yung guide ko, yung configuration ko, para magawa nyo ng maayos. Okay, so punta tayo dito sa users, and then click natin yung generate. Dito yung pinaka max na pwedeng i-generate ni Micmon is 500 vouchers per generate. So 500 lang yung pinaka max niya. So hindi na tayo lalagpas niyan kasi hindi na mag-i-error na. So 500 lang yung max. Okay, yung server hotspot, and then para sa akin, pwede natin lagyan ng username at saka password, and then yung name length is 6 digit para hindi nila mahulaan, kasi may mga customer talaga na nanguhula ng mga voucher code para makapag-libre ng internet. Okay, and then yung characters niya is pwede natin gawin random letters lang. Okay, and then yung time limit niya is 1 hour. Yan yung profile. Okay, yung profile pala, so time limit is wala lang, blank na lang yan hasta kadita. Okay, so profile niya is 1 hour, and then click natin yung generate. Mag-generate na tayo. Okay, titignan natin dito sa Hats Microtech. Okay, punta tayo dito sa users, titignan natin kung mag-generate siya ng voucher. Okay, okay, minimize lang natin. Ayan, so meron siyang dalawang users, so mag-generate tayo ng 500 users. Okay, click lang natin ng generate. Ayan, so kita nyo nag-generate siya ng voucher. Ayan, so yung set natin is 500. Titignan natin,
Hintayin lang natin na matapos yung pag-generate ng butcher. Ayan, so malapit na. Ayan, 502 butcher, okay? So nakikita nyo, meron na siyang 502 butcher. Pagkatapos nyan, punta tayo sa user list. Ayan, ito na yung mga butchers. And then yung next na gagawin natin, click natin yung profile. Pag gusto natin yung i-print yung mga butchers, click na natin, punta tayo sa user list, and then select natin yung profile, kunwari sa 1R, and then click natin yung comment, and then click natin ito, and then click natin yung small. Ito yung pinaka the best talaga na butcher generator. Ayan, so nakikita nyo, cancel ko lang yan. So ito na yung butcher na ginawa natin kay Mikmon. So mabilis lang siya. So ngayon, itetest na natin siya sa cellphone. Okay, connect ako sa hotspot. Ayan, nakapasok na po tayo sa portal. Pag gusto niyo po ng portal, ilalagay ko lang yung download link nito sa baba ng description. So i-download nyo lang. So ngayon, magtitest na tayo ng butcher code, okay? Kung gagana ba yung ginawa natin na butcher. Okay, so punta tayo sa username, and lagay natin yung butcher, KWMFUB, and then yung password niya is 897996. Okay, so titingnan natin dito sa Microtech kung gumana ba yung butcher na ginawa natin. So natin, so click natin yung login. Okay, ayan, so click natin open. Yun, active, naka-active siya sa Microtech at saka dito sa Qs. So meron na siyang internet. Ayan, so nakikita nyo, meron na siyang internet. Ayan. Okay, so try natin mag speed test kung gumana ba yung limit natin. Try natin mag speed test. Ayan, kung gumana ba yung limit natin na 3 Mbps. Ayun, kagat na kagat yung 3 Mbps. Ayan, pumupula siya. Ayan, kagat na kagat yung 3 Mbps, pumupula yung kulay niya. So ayan, balik tayo kay Mikmon. Ayan, so yung kagandahan ni Mikmon guys is meron siyang report. So dito nyo makikita yung sales. Okay, so may sales yan. So ito yung ginamit natin na butcher. So meron siyang sales report. So makikita nyo kung ilan yung sales na butcher na naibenta nyo. So yan yung kagandahan ni Mikmon. At saka meron siyang dashboard interface na traffic. So yung ito yung pinaka the best para sa akin na butcher generator. So namo-monitor ko lahat. Okay, yun po yung tutorial natin ngayon. Sana may natutunan kayo, at huwag sana nyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko every week. Okay, maraming salamat sa panonood. At magandang araw po sa inyong lahat.